Hello, ito na yung bus namin. Open natin. Dumating na to galing sa ano? Sa San ba yun? Kasi pinaputol to sa Toyota sa OSAC. Ayan. Magulo yung loob. Ganyan siya kagulo ngayon. Ayan. Marami magulo siya. Kasi inaayos pa, nililinis pa. Ito basura to. Nililinis pa yung mga gamit. Ito hagdanan yan eh. Nakita niyo po. Lumiit na siya, unlike nung una. Kung nakita niyo yung picture, mas malaki siya. Ngayon, ganito na po siya kaliit. Yung kurtina, nilaban ko yan kahapon. Kasi madumi. Hindi muna ako may bibili ng bagong kurtina kasi iaayusin naman yung loob na ito. Sayang kung bibili ng bago, tas maano, madudumihan agad. Kaya temporary ito muna. Pero papalitan din to. Ayan. Ganyan lang siya. Bali, ang mangyayari dito, lalagyan to ng dito kusina, kitchen, lababo, ref. Tapos doon naman, dining and kitchen. Namalit lang naman. Tapos doon, tulugan namin. Baka up and down or baba lang. Not sure. Tapos dito, magiging ano yung dito eh. Ngayon, upuan pa namin to ng anak ko. Pero kapag nagawa na, lalagyan na CR. Dito. Toilet and bath. Shower lang. Hindi pwede lagyan ng bathtub kasi maliit naman yung space. Pansamantala lang itong nilagay ng asawa ko. Para lang ano. Yan o. Lagyan ng mga tools. Ito, kinabit na to ng Toyota. Kasi dapat asawa magkakabit. Sinabi sa kanya nung saan na nagputol ng... Kapag hindi yan kinabit, hindi sila pag hindi professional nagkabit, pwedeng magtendisi na, na masira. Kaya for sure, mas okay daw na sila na. Kaya sila nagkabit niyaan. Diba? Tapos may aircon naman, marami. Alam mo yung bus talaga siya. Alam mo yung bus na pang tour. Ito yun eh. Coaster kasi to. Yan. So, maliit lang siya. Maliit na siya kasi sinadyang paputol dahil kapag malaki, hindi magkakasya yung sa parking. Kasi ito sa Japan, bihira yung parking na pang malaki. Tsaka yung pag-parking, halimbawa, nag-space, malayo yung pang malaki yan. Sayang nga, pinutuli ko. Kasi kung ako lang, ayokong paputol. Siguro kung sa Pinas, diretso na siya na bus na may bahay-bahay. Maganda to kasi, halimbawa, mag-tour kami around Japan, diba? Soon, siguro after ilang years, pag-tour kami yung iba-ibang lugar. At least, meron kaming ganito. Hindi na kami mag-rent ang hotel or Airbnb kasi mahal, diba? So, kung may ganito ka, pwede kang matulog sa may parking highway. Idlip-idlip lang. Tapos, merong space na pang, ano, pang ganitong mga bus, trailer, ganyan. Diba? Parang dumilim ang paligid. Ganito pa kagulo ngayon, mga tools niya. Pero soon, magiging okay na ulit yan. Ano? Automatic to eh. Ngayon, ganyan pa lang. Pero, ano? Next na video ko, ano na siya. I-save ko muna itong mga video na to. Kasi para pag marami na siya, i-compile ko, i-edit ko para makita nyo ng buo. Diba? So, ngayon, ganyan pa lang yan. Next time, bibidyohan ko naman na medyo maayos na yung loob. Diba? Thank you po. Hello po. Super init na today. Ano na eh? Aki. Ano ba Aki? Autumn? Tama ba? Pero mainit pa rin. So, hindi pa rin nagawa yung tent. Pero, tingnan nyo. Magka-camping kasi kami today. Mga 2 to 3 days. So, nilagay na lang asawa ko yan. Dalawa. Tapos itong blue, sa anak ko yan eh. Para sa gitna. Matutulog. Ganyan yung setup. Tapos yung kitchen namin ngayon, sa labas na lang, lalagyan ng ano, tap. Tapos gagawa ko ng kitchen. Ganyan lang siya kasimple. Ito una namin. Mamaya ko pa siya iaayusin. Sobrang init, grabe. Ito yung upuan ng anak ko. Tapos dyan, ayan, nakasetup na. Mainit kaya may ganyan. Mamaya pa naman kami bibiyahe. Ito yung mga lagay. Hindi pa kasi naayos yung loob, pero pag halimbawa, mga siguro next year pa to matatapos, pag natapos to, magkakaroon kami doon ng kama sa lulo. Tapos dito sa gilid kitchen, ewan ko kung doon o dito, nakalimutan kayo. Tapos dinette, dito banda dinette. Ganyan, shower.
So, pinakita ko lang po muna yung ano, setup ngayon. Sobrang init. Ubaba na ako ng bus. Ayan. Po, ayan. Update ko lang kayo. Yung aming camping bus. Ito pa rin. Hindi pa rin siya naayos kasi wala kaming budget ngayon. Mahal, mahal yung mga materials kasi DIY sana namin. Talagang, ang ano neto, naisip namin lalagyan ng CR, tapos kitchen dito. Tapos dito yung living, dinette, dining and kitchen. Ay, hindi, dinette, ano ba yun? Tama ba yun? Dinette. Parang ganun yung tawag nila. Oh, malapit sa kitchen eh. Yun yung pinakasala-sala. Tapos doon sa dulo, yung double bed, double deck na bed. Sa taas anak ko, sa baba kami ng asawa ko. Kaya lang, wala pang budget. Kaya ngayon, ang ginawa naming setup ay ganito. Magulo pa, diba? Wala pang rep, so yan muna ginagamit namin. Cooler, box, wag nagpupunta kami sa camping. Ito yung mga unan. Ayan. Tapos, ito, double, ano to? Folding bed. Yan, pang camping. Tapos yung sa akin, dito, ito. So, pag matutulog kami, ibababa ko lang yan. Tapos ito, sa gitna, para lalatagan lang ng plywood, tapos kutsyon, para matutulugan ang anak ko sa gitna. So, dito ako, dito yung asawa ko. Ganyan lang siya, simple, di ba? Tapos itong mga yan, rack, hindi pa naayos kasi nilinis namin ito noong nakaraan, tsaka kahapon, naglilinis ako. Hindi pa na-set up yung mga, yung ano ba yan, wood rack, tama ba yun? Kasi dito yan, para lagyan ng mga abubot, tapos mga pang-kitchen utensil, etc. Yun naman, table, folding table. Nilalabas namin sa labas kapag nasa camping site, tapos kakain kami dyan sa babaw niyan, di ba? So, yan. Yun na nyo. Hindi pa. Kinakabit ko pala yung curtain. Mamaya, kakabit ko pa yung hindi pa ako tapos. Kasi nilaban ko lahat ng kurtina. So, kabit natin. At yan, ito importante. Dapat meron kang exhaust fan para super init kasi. Yan. Meron ako, nanunod akong TV. Oy, hindi ako naninigarilyo ha. May lighter ako kasi may katol. Naglagay akong katol dahil malamok. Diba? Summer kasi sa Japan, so pag summer, malamok. Pag winter, wala namang lamok. Yan. Naka-close lang, nilalagyan namin ng ganyan para hindi makita sa loob privacy. Pero, mga bukas o sa isang bukas, narito yung kortina namin. Yung lagay ng kortina, dito yung siguro ilalagay. Hindi ko lang sure. Para pag matutulog kami, ilalagay mo lang ganun. Diba? Mabilis. Ito naman, magtataka kayo kung ano to. Para po yan sa ba to? Aircon. Opo, kakabitan ng aircon. Yung aircon sa taas namin, sa bahay, ilalagay lang dito para hindi kami mag... Hindi nabibili ng bagong aircon. Tipid, diba? Mahal din ang aircon eh. Yan, ilalagay siya. Meron dito sa Japan pahabang aircon. Alam mo, sarap mo mag-uwi niyan. Gusto ko mag-uwi sa Pinas kasi ano, muna naman siya, hindi siya ganun kamahal. Tas ano, kinakabit siya sa bintana. Like this, bintana to. Kinabit lang siya sa bintana. Ayan o, kinabit sa bintana. Asawa ko nagabit niyan. Tapos yung grills, baka mamaya or bukas, ikakabit na namin dyan. Tulungan ko asawa ko magkabit. Kasi hindi ka isang tao, ako yung sa labas maghahawak ng ano, grills. Para hindi papasukan ng lamok. Diba? Ayan. Simple lang, maliit. Diba? Excited. Kasi sa isang bukas, dapat pala bukas kami aalis sa ano, papuntang probinsya. Kasi mag-summer vacation kami. Pero baka maurong ng 1 to 2 days kasi may ginagawa pang trabaho asawa ko. Tapusin niya muna yung mga yun. Tapos saka kami bibiyahe. Diba? Para walang iisipin. Kaya naggumawa na rin ako ng vlog para makita nyo. Diba? Hindi ko pa ito na pala na ano. Hindi ko pa na-upload yung pinakauna. So isama ko na siya edit. Ito lang siya. Simple. Diba? Ay. Kapagod. Ito carpet. Diba? Ito, ano yan? Ang init. Buti may electric pan ako dito. Ayan, diba? Kasi hindi ko kayang init. Mas nanonood ako ng, ano, sa YouTube. Pang swimming namin, binaba ko na tsaka yung mga salbabida. Tapos iyang sa ilalim. Lamesa to eh. So sa ilalim niyan, yung lutuan namin, ito. Portable. Yung pang sanggap cell, tsaka yakiniko. Yan yun eh. So yan. Ano, bibideo ko ulit. Gagawin ko pa siya siguro pagka tapos na ito. Ano pag tapos? Pag na-set up na yan, gagawin ko ulit ang video. Tapos edit ko para isahan na lang. Yan.